Magandang araw po sa inyong lahat. Bali, ang ituturo ko naman po sa inyo ay patungkol sa tinatawag na emphatic tenses na hindi masyado pong naituturo pero importanteng importante. Okay? So, ito pong emphatic tenses po ay may dalawang tenses lang na pwede nating gamitin. At yung po ay present tense. Ito po, present tense, kung saan ay kapag gagawa kayo ng mensahe sa English na ang pangyayari ay pang ngayon. Tapos yung pangalawa na tense ay itong past tense na nagagawa ka ng mensahe sa English na ang pangyayari ay pang noon. Okay? So pag gagawa tayo ng sentence na kung saan ay apektado ng emphatic tenses, ito lamang po, present at saka past tense ang pwedeng gawin. Okay? Ngayon po, itong emphatic tenses po ay paraan para magbigay diin sa iyong ginagawang action o verb. Ito po yung aking halimbawa para dyan. Do you fill the water tank every day? Pinupunuan mo ba ang tangke ng tubig araw-araw? Ang sagot ko po, I do fill. Pinupuno ko. Kung mapapansin nyo dito sa Tagalog, pansin na pansin nyo, binibigyan ko ng diin yung salitang pinupuno. Diba? Na yung pinupuno, yan yung action na salita natin o yung verb. Binibigyan ko ng diin. Na ang gusto kong iparating doon sa nagtanong na yung ginagawa kong action ay may kasiguraduhan na ginagawa ko yun. Araw-araw. Yun po. So, pag ganun pong klase ng mensahe ang gusto nyong gawin, kailangan nyo ng tulong ng emphatic tenses. Okay? Ngayon, kung mapapansin nyo dito sa ating halimbawa, sa ginawa kong sagot na naka-emphatic, mapapansin nyo may salitang do. Kasi ito pong do, yan po yung tumutulong para makagawa tayo ng emphatic tense. Okay? So, meron po tayong tatlong auxiliary na pwede natin gamitin para sa emphatic tense. Depende po yan sa kung anong uri ng tense ang gagamitin natin. Pag ang ginamit nyo ay do o does, present tense. Pag did, past tense. Okay? Pag do po, yung mga pronoun na pwede natin gamitin ay they, you, I, or we. Pag noun naman, dapat yung bilang noong tao o bagay ay marami. Katulad po nitong boys, mga bata. Pag does naman, yung mga pronoun na pwede po natin gamitin ay he, she, at saka itong it. Pero pag noun naman, pwede pong boy lang, yung walang s. Ibig sabihin, bata. O pangalanan natin yung bata, Jose, pwede rin po. Okay, para sa does. Pagdating naman dito sa did, yung para sa do at does, pwede na po natin gamitin. Tingnan nyo, I, you, he, she, they, we, it, o men, na kung saan ay maraming lalaki, o pwedeng man, lalaki lang, o kaya Jose, pwede rin po dito sa did. Pero, itong did nga po ay past tense, pangyayari noon. Yung present tense na para sa do at does, pangyayari ngayon. Okay? Yun lang po ang tatandaan nyo. Okay? So, pag gagawa tayo ng emphatic tenses, kailangan ng tulong ng do, does, o did. Okay? Tandaan nyo na po. So, ito na po. Naibigay ko na yung unang halimbawa na gusto mong ibigay na idea doon sa inyong kausap ay ginagawa mo yung action parate. Okay? At bago po ako makalimot, ito po yung tamang pattern po sa paggawa ng emphatic tenses. Subject muna, yun, yung I. Tapos sumunod ay alinman dito sa do, does, o did. Ang ginamit ko ay do. Kasi yung subject natin ay I. You know, do, I. Do, I. Diba? Tapos plus verb. Yung action na salita natin. Pero naka-base form. Ibig sabihin ng base form, naka-original na spelling. Tingnan nyo yung pill. Yan po yung original na spelling. Maski tingnan nyo pa sa dictionary, yan po yung original na spelling. Okay? Hindi po yung F-I-L-L-E-D, hindi po yung original na spelling o yung F-I-L-L-S, hindi rin po. Ito po talaga, itong pill. Okay? So, subject,
plus do o kaya does o kaya did plus verb na kung saan ay naka-base form. Okay? Okay, kung kanina ay gumawa tayo ng emphatic tense kung saan ay gusto kong sabihin na ginagawa ko yung action araw-araw. Ngayon, dito naman sa pangalawang halimbawa, pwede rin po natin gamitin yung emphatic tense na kung saan ay patungkol sa kakayahan. Na kaya niya gawin yung action. O, yun yung talent niya. Katulad po nito. She does sing. Kumakanta siya. Yan, binibigyan ko ng diin yung salitang kumakanta, yung action na salita natin. Diba? So, pwede rin po yan, yung emphatic tense, para magbigay diin doon sa action na salita kung saan ay yung action na salitang iyon ay yung kanyang kakayahan. Okay? Tapos, kung pansinin nyo, ginamit ko yung she, tapos naka-present tense, kaya ang sumunod ay does na auxiliary verb. Pansin nyo? Tapos, yung sing natin, naka- base form, original na spelling. Okay? Kaya tama po yan. Ngayon, dito naman sa past tense. We did finish our homework yesterday. Tinapos namin ang aming araling pambahay kahapon. Dito naman, pag gumamit kayo ng emphatic tense kung saan ay naka past tense o nangyari sa nakaraan, ang gusto nyong ibigay na idea ay yung action na inaasahan ng tao ay ginawa nyo. Okay po? Yun lang po yun. Makikipansin po muli, ito yung ating subject na we. So, ang isunod ko ay did. Tapos, pagkatapos ng did ay yung verb natin o action na salita na naka-base form o naka-original na spelling. Okay? Yan po yung tama. Okay? So guys, tapos na po tayo sa ating aralin. Sana makikitandaan po kasi alam niyo naman po importante na naman yung ating leksyon ngayon. Thank you very much nga pala po sa mga nagtitiwala sa channel na ito. Maski konti po kayo, thank you very much po. Natutuwa ako, lalong-lalo na kila Sir Nat at kay Ma'am Helen Tambongad from Bicol na laging nakasubaybay dyan at nagbibigay suporta. At sa iba pang nanonood dyan na nagbibigay suporta at tulong, thank you very much po sa inyong lahat. Good day po muli sa inyong lahat.